Para sa mahal kong mga kapatid ko, kamusta na kayong lahat? Alam nyo ba na miss ko na kayong lahat? Patawarin nyo ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan sa inyo. Mga kapatid ko, naniniwala ako sa Poong May Kapal na bibigyan niya pa ako ng isang pagkakataon na makapagbagong buhay at magkasama-sama tayong lahat. Naniniwala ako na nangyayari ang lahat ng ito kasi gusto ng Panginoong Diyos na mas mapalapit tayo sa Kanya, lalong-lalo na ako. Mga kapatid ko, anuman ang mangyari, naniniwala ako sa Diyos na ito ang kagustuhan niya. At naniniwala ako na meron siyang magandang plano para sa atin. Huwag na huwag tayong makakalimot sa Poong May Kapal. Siya lang ang makakatulong sa atin. Amen. I love you and I miss you. God bless us. Nagmamahal ninyong kapatid, Mary Jane. Ang pangarap ko po sa aking mga anak talaga, gusto ko silang mapag-aral. Kaya nagpupursige po ako maski anong trabaho pinapasok ko po. Kaya lang po, talagang kapuspalad po kami talaga. Nagtabas po ako ng tubo sa Senda Lucita. Halos dugo na po yung iniihi ko. Mabuhay ko lang po yung lamagong anak at mapag-aral, pero ala po. Ala po yung mga pangarap ko na yun. Ganun nga po yung mga hanap buhay lang namin noong araw. Ala naman ho kaming ano, hanggang sa tumanda na nga po kami mag-asawa, ala naman ho kami nabiling tayuan. First year lang po ang natapos ni Mary Jane. At napakabait itong bata ni Mary Jane. Ang trabaho po ni Mary Jane nung nandito, gumagawa lang po siya ng ice candy. Saka po yung mga sopas-sopas na pinaplastik lang po. Nagbabahay-bahay lang po. Kaya nga po nung hikayatin siya ng mga ibang bansa, ay na nga po. Mulat sa po na nagkaisip po sila, nakita na po nila talaga yung buhay namin na hindi nila masubukan mag-ulam na masarap. Tapos yung tatay nila, nagtatrabaho po sa tubuan, nabubuhat po ng mabibigat. Araw-gabi po yun. Nag-overtime. Kaya po no, ano, hanggang sa nagdalaga po sila, ganun po ng ganun ang nakikita nila sa buhay namin. Alawang pagbabago. Kumisa, naglulugaw na lang po kami kung ala kami pagka pambili ng bigas. Kung may kalahating gatang, nilulugaw po namin. Para mabuhay lang tayo, minom na lang kayo ako ng tubig. Ito po yung bahay namin. Ito po yung kwarto namin mag-asawa. Ito naman po yung kwarto ng mga anak ko, ng babae. Ito naman po yung mga higaan po ng mga apo ko. Dito po. Ito po yung lagayan po namin ng damit. Nakasabit lang po dyan. Yan po ang kwan namin. Buhay po namin ngayon. Ang sabi po niya sa amin, huwag daw namin pababayaan yung mga anak niya at saka yung sarili namin mag-asawa. Mag-inap daw kami.
At meron daw isang pag-asa na magkakasama-sama pa kami. Napakatatag po ni Mary Jane ngayon. Sinasabi pa niya na kung ako mabibitay, sabi niya ganun. Eh gusto ng Panginoon na makasama na niya ako, sabi niya ganun. Kaya sabi niya, sasama ako ng masayang-masaya sa Panginoon. Sabi niya, kung maging desisyon niya, nakuhanin na ako, sabi niya ganun. Ayoko po. Ayoko po talagang payagan. Inaakap niya ako nung anak kong ano. Tatay, ka, mahirap lang tayo. Baka sakali lang makapasok ako ng trabaho, magpapadala ako kagad. Anak ka, kuwag na. Tama na itong buhay natin na ito. Talagang hanggang dito lang tayo. Baka mapahamak ka pa roon. Pagkasabi po ko po na yun, totoo pala. Thank you.